Magandang araw, Kabola. Medyo may pagka-breaking po itong ating trade rumors. Kaya agad-agad ko po siyang ginawa ng video. Kasi may na-post po si Snow Bad Boy. Ito po yung kanyang na-post. So it involves, of course, a trade with Hinebra, with that gene po na word. And that stand, of course, is pertaining to Christian Stanhardinger. Yung mga tanong na lang po is, what is that clown? Who is that clown? Now, in the past po, tinawag po ni Greg itong si Snow na clown. So I think siya po yung pinapatungkulan po dito. So ang ibig sabihin, yung long-awaited po natin na Christian Stanhardinger with Hinebra giving up Greg Slaughter, eh mangyayari na daw po. So that post po came after this post po na ito. So it means this trade might be announced anytime soon. Now ang tanong, kung isa po yung one-on-one trade between Stanhardinger and Greg Slaughter, is that fair? For me, it's not. Kasi po, there's a big difference po in terms of impact ng dalawa. Stanhardinger is way more impactful as a player than Greg Slaughter, especially if you add the fact na injury prone po itong si Greg Slaughter, at sa opensa, malayo po yung difference na ipro-provide po nila. So I do not think it will be a one-on-one trade. So for fairness sake, I hope it's not a one-on-one straight swap po ng Christian Stanhardinger for Greg Slaughter. And seems like hindi naman daw po, kasi ito po yung isa pang na-post po. Itong si Snow. The Slaughter, of course, Shuffle, Balasa, nakatunog po ng word na Balanza. And of course, Burger, galing po yan, or na-create po yan from Germany, kung saan hometown po yan ni Christian Stanhardinger. So, yung maalala nyo po, so si Jerick Balanza, siya po actually ang number 13th pick po ng 2019 PBA draft. And even though isali po pa si Jerick Balanza kay Greg Slaughter, for me, it's still not fair. Para may kulang pa rin po na konti, although hindi naman na po siya ganun ka-unfair, I do not think na magkakos ito ng katulad po nung nangyari nung kinuha po ng San Miguel ang number 1 pick para makonsistent Hardinger, kasi hindi masyadong obvious po yung difference o yung pagiging unfair po nito. Nevertheless, hindi pa rin po ito unfair. Kahit value-wise lang sana, magdagdag po sana ang Hinebra, at least 2 second round pick siguro. Para in terms of value lang, eh medyo equal po sila. Nevertheless, pag naganap talaga itong trade na ito, I think pati si Stanhardinger masasaktan. Kasi makikita nyo man sa statements niya po, yung kung gano'n niya kamahal na yung ginagawa niya po for Northport. And this could be the final exclamation point na talaga po isang farm team ng SMC ang Northport. Now one more thing, hindi pa po actually dyan nagtatapos, kasi may napost pa ulit si Snow na baka hindi po sa Northport ang magiging final team talaga ni Greg Slaughter. So it means there's a good chance na mapunta po siya either, of course, San Miguel Beermen, na ngayon is nangangailangan na po ng sentro, kasi nga po is na-injury itong si Junmar Fajardo, or Magnolia Hatchet, na of course naghahanap pa rin po nakatandem ng isang Ian Sanggalang. Now, kung Alaska fan ka at gusto mo makuha ng Alaska si Greg Slaughter for Vic Manuel, may isa pong post pa si Snow na sinasabi naman dito na baka hindi rin po ganun yung mangyari. Kasi nga, I think ang kanilang naisip is baka hindi na nga pakawalan po ng Alaska itong si Greg Slaughter pag nakipag-usap sila sana sa Alaska na hawakan muna for the meantime ang isang Greg Slaughter at ibalik po sa SMC. So malamang dederecho po nila ito either sa San Miguel Beermen or sa Magnolia Hotshots. Ano sa palagay mo, Kabola, dito sa mga naglalakihan po ng mga trade discussions po na ito? Which trade po ang sa palagay mo dapat mangyari?